Nandito po tayo kila Ate Marie, kila Teacher Jackie. Medyo matagal po tayong hindi nakapasyal po sa kanila. Kumusta na po? Ito po. Patuloy na lumalaban. Tuloy-tuloy pa po yung fasting nyo? Opo, tuloy-tuloy. Nag-umpisa na naman ako. Kayo minto ako nung Pasko. Kaka bagong taon kasi kumain ako. Kumain kayo. Kumain. Oo, kasi madaming pagkain nung Pasko. Madaming pagkain. Pero hindi naman masyado kanti. Matanong ko lang, Nanay Marie, ano po yung ano nyo? Ano po yung ginagawa nyo sa fasting? Ano yung mga tinitik nyo lang? Kasi meron tayong isang tinutulungan din. Si Ate Derly, gusto niya malaman kung paano yung fasting na ginagawa nyo. Yung ano, mula 6 o'clock hanggang 11 ng tanghali, hindi ka kakain. Kahit tubig. Yung ano lang, miracle fruit. Miracle fruit maganda lang. Maganda talaga yung herbal lang. Ang miracle fruit ay yung kagaya ng sinasabi mo na papakuluan? Okay. Oo, yung lulutuin mo yan. Kailangan makatatlong baso ka sa isang araw. Ibang pakiramdam ka pag iba ka nakakainom yan. Ay, ganun po. Malaking tulong yan. Maganda pala talaga yan, no? Pang mga cancer daw yan. Kumusta man ang pakiramdam? May pagbabago? Mayroon po, malaki naman, malaking pagbabago. Kailangan lang tapusin mo yung ano yung fasting. Nakakailang kasi buwan pa, na sana kayo mula nung nag-start? Paputol-putol. Paputol-putol. Pero ang sabi ng nag-suggest sa inyo, dapat continuous. Opo. 120 days. 7 months. 7 months yung pag-fasting. Ganun pala yun, no? Parang mahirap din. Kaya pala nangayayat kayo. Kasi hindi ka nakakakain ng ano, gusto mong kainin. Hindi ako kumakain kahit ano. Tapos yung pag kumain ako, kunting, dapat nga walang kanin eh. More on ano lang kinakain mo? Kamote, tsaka saging. Mga ganun lang. Mga prutas. Gulay. Ngayon lang ako medyo lumakas-lakas ng konti. Pero nagpaano na kayo? Nagpa-follow up, check up? Hindi pa. Yung para ma-update po sana kung ano na po yung condition ng naoperahan sa inyo. Pero okay naman na. Yun nga po yun. Dapat na kumpleto niya yung 7 months na fasting para pag matapos na po yun, babalik kayo sa doktor. Siya para magpa-blood test. Nandiyan pa. Kaso na-stop, sabi mo nung Christmas. Kaya kailangan. Pag-umpisa ka naman nung... Hindi siya pwedeng bilangin ng yung naumpisahan. Mm-hmm. Dapat start na naman. So, kailan ka ulit nag-umpisa? Itong buwan. Sa linggo na. Para malaman natin yung effect sa katawan mo at saka sa kulusugan mo. Mm-hmm. Hindi naman siya kumikirot ngayon. Nung taglamig, kumikirot. Sakit yung likod ko. Kasi nga, trabaho ako ng trabaho. Lalo na ngayon. Kasi kakarating nyo lang galing kayo saan? Naglabada. Naglabada kayo. Magkano po yung sahod sa paglalaba? Wala pa. Minsan, binibigyan kami niya ng 500 isang araw. Isang araw. Mahirap kung si Nanay Marie lang, no? Kailangan kasama si Teacher Jack. Sinasama ko na siya kasi hindi ko na kaya mag-isa. Yung pagbibiga, mahirap yun, mabigat. Baka ma-pressure yung katawan mo. Kahit dito nga sa amin, isa, araw-araw talaga kasi... Wala kaming washing. Kailangan. Kahit hindi masyadong maayos na laba, basta maano lang. Pwede naman po sila Nanay Marie manghiram po sa amin ng ano, washing machine po. Ay, yung bigay ng sponsor. Kasi malapit lang naman dito yung bahay ni Tate Arturo. Tatlong ano lang? Kilometro. Tatlong talampak. Nakabisita ka pa sa tutorial natin. Nag-stop lang nung katapos ng Christmas party. Christmas break. Tapos nag-resume nung ngayon. Sila Giovanni, kailangan mapukusan natin. Hindi sila makapunta sa ating learning center gawa ng naghahanap buhay, walang bantay sa mga anak. Kumusta po yung baboy, Nanay Marie, yung mga nganak na? February pa, tatay. February. Tingnan nga natin. Laki na. Parang maliit lang yung tiyan, Tate Arturo. Ganyan naman talaga yung siya.
Pero humaba siya, no? Ayan. So, ang gagawin natin, Tate Arturo, kasi sila Tate Rookie, yun yung ating pending. Opo. Kasi naubusan tayo ng biik nung Opo. Unang pangapanganak ng mga baboy. Opo. Pwedeng yung dito mo na lang kunin yung... Opo, kasi may dalawa ako dyan. Kung sakaling marami maging anak dyan, may dalawa ako kung kukunin. Doon na lang po natin bibigay yung isa. Kasi ano yun, sponsor ni Tita Maria Luis yung para kay... Tatay Roque. Pero kung kakawitin lang siyang anak, hindi na muna ako kukuha. Kahit kumuha ako ng isa, okay. Mga isa lang siguro. Mm-mm. Para maibigay natin kay Tatay Roque po yung kukunin natin. Sana madaming anak, Nanay Marie, no? Madami yan, Jesus name. In Jesus name, para madaming kabuhayan. Buti ho na susustain yung pagkain. Minsan di kumakain. Minsan tangkong lang. Mga dahon-dahon. Pero dapat ano yan pag buntis Tate Arturo, no? Yung konti lang naman ang... Hindi siya madami kumain pag ano. Kailangan mga, kung dati kumakain siya ng 1 kilo, kahit mga 3-4 kaya kalating kilo ang pagkain niya. Ganun pala. Re-reduce ka ng pagpapakain kasi malulusa po yung anak pagka medyo mataba yung... Ayun. Oo, sana madaming anak para si Kuya Archie din, Kuya Archie, no? Opo, sir. Oo, pag madaming anak, bibili tayo para kay Kuya Archie. Opo, thank you po, sir. Kaya mong mag-alaga ng biik. Opo naman, sir. Para malungkot ni Kuya Archie. Kuya Archie, malungkot ka daw. Hindi yan totoo, sir. Masaya ako. Masaya. Opo, sir. Paano masaya? Naarawan kasi, sir. May shadow sa mukha. Meron akong plano. Nag-offer sa akin ng magandang pwesto dyan sa palengke. Dito sa merkado? Oo. Ang ganda talaga ng pwesto niya kasi dyan sa harap mismo ng ano. Yung, ang plano namin, mag-ano kami ng pakainan. Magkante ng pinakamaganda. Tapos pag mayroon ng puhunan na ano, pwede ng grocery, pwede ng sari-sari. Bigasan. Ganda ng pesto doon. So paano yung pesto? Rerentahan niyo? Hindi. Talagang pinapabor lang. Ah, sa libre? Oo. Ganda na yun, sir. Libre na. Walang pupa. Kanino po ba yun? Sa pinsan ko. Bakit hindi nila gagamitin? Gagamitin nila pero parang hindi nila kaya. Hindi nila kaya din. Wala din silang puhunan. Kaya inalok sa inyo na kung gusto nyong gamitin. Pwede na rin, ha? Ganda. Sa palingki pa, pwede tayo maglatag doon na Nanay Marie. Yung mga gusto, panindan nyo, peanut butter. Yung karinder yung sinasabi nyo. Kasi doon, pwedeng kahit anong paninda kasi private siya. Hindi siya yung kagaya doon sa loob ng palengke na pag gulay-gulay lang. Ano ba yun? Tuyo lang. Yun hindi, kahit ano pwede mo i-gano. Ano siya? Parang isang booth, isang space? Oo, isang ano. Kikita mo yun yung bakante doon sa may tabi ng Balcanizing. So, yun sana yung plano ninyo. Yun ang pinag-pray ko talaga yan. Kasi kung magkakaroon ako niyan, sabi ko sa mga anak ko, tulungan niyo ako kasi para makakaano ako ng mga iinumin kong gamot. Para makakabili ako kasi hindi ako nakakabili. Wala akong ano. Mahal din kasi yung mga binibili ko na ano, yung mga supplements. Mahal din kasi. Hindi naman tayo pwedeng umasa lang din sa miracle fruit. Dapat meron pa dapat din yung... Dapat meron din ano. Tapos yung mga supplement. Mambili ng mga prutas. Ang mamahal kasi din dito ng ano. Bilihin. Kaya yun talaga pinag-prepare ko na sana... Pagka mayroon akong puhunan, kasi kung uutangin mo yung puhunan, wala rin mangyayari. Kasi ano, no, may patong din, ilang percent yung... Ano ba yun? Pag halimbawa, 500, 100 ang patong, magiging 600. Sana, no, matupad itong wish nyo ngayong bagong taon, para meron din kayong kabuhayan. Ayan. Sa ngayon, meron po muna tayong i-handle sa inyo. Ayan. Galing po sa ating mga sponsor. Noong December, ang daming blessings sa inyo, Nanay Marie. Galing kay Tita Maria Luis. Mga blessings, mga important na ayuda. Ito po, dapat nung Pasko po ito. Kaso na-delayed lang po yung dating dahil nga sa
sobrang traffic ng ano ng courier na late po yung arrival Sabado ng gabi dumating Sabado ng gabi. Opo, kaya ito galing kay Tita Perla ng Chicago. Meron po itong pang Christmas. Oh, siguro ano na lang ito magagamit sa susunod na Pasko. Itatabi niyo lang. Ayan. Merry Christmas from Tita Perla ng Chicago. Nakalagay dito ang message. Basahin mo, Teacher Jackie. Teacher Jackie, Merry Christmas and Healthy New Year to you and the whole family from Tita Perla. Ayun. Chicago, USA. Thank you, Tita Perla. Okay. Meron pa po dito. Dapat ito sa ating blackboard. Doon sa ating learning center, panglagay dyan guys, oh. Sa susunod na lang. Itatabi muna ni Teacher Jackie. Ayan, may message din po siya. Ayan, for your blackboard na talagay. Masarap yan. Thank you po. Ayan, meron pa po dito, Teacher Jackie. Opo, mga pagkain nyo. At ito, maganda ito guys, oh. Ang ganda, pang Christmas din. To Teacher Jackie, sa akin, ang bell ay isang wake-up call. Ginigising tayo na nisos na ating tagapagligtas. Sinilang na, kaya dapat tayong magsaya. Ayun, ang ganda. May dab, to Teacher Jackie, sabon. Siguro ngayong February to March, open yung ating panahon, medyo maaraw na. Ito ay sitaw, mahahaba daw ito. Wow, ang dami. Ayan. Ang gagawin natin, kukuha po tayo ng portion para kahit pa paano meron tayong pananim. Tapos ito naman ay, ano kaya ito? Ampalaya. Itong isa ay bitsuelas. Ano ba ang bitsuelas, Tato Arturo? Parang ano yata yan? Bagyo beans. Bagyo beans. Ayan, madami. Kukuha rin tayo dito. Tapos ito, green, red and green bell pepper. Ayan. Galing din po yan kay Tita Perla. Tapos ito, Tita Perla, bigyan na lang din po natin sila Nanay Marie. Mga flowering plants. Wow. Pwede wow. Dito sa area natin. Oh, ito ay marigold. Itatanim mo ang portulaca sa marigold. Isang puno lang ang itanim, pero dangkal ang layo ng bawat puno. So, isang dangkal. Itatanim natin dito. Tapos ito, ganun din, mga mataas, 2 feet daw sa harap ng bakod din. Nakaharap sa kalsada. Okay. Ang dami, oh. Kuha tayo ng maliit para yung iba kila Kuya Giovanni. Ito din ay marigold. Ayan, itanim sa harap ng bakod na nakaharap sa kalsada. Ang halaman ay sa labas ng bakod. Pero nakaharap sa kalsada. Ayan, kuha tayo mamaya ng kunting portion, no? Para lahat meron tayong mga pananim ng ating mga kababayan na pinupuntahan. Thank you po, Tita Perla, sa mga binigay mo pong blessing sa amin. God bless you po. Opo. At meron pa po dito, nagagatas ka pa na. Hindi kaya yun sa akin. Pwede kaya siya dito. Siguro pwede. Kasi si Ate Derley, yung may cervical cancer, ito daw yung tinitake niya pag nagkikemo siya. Pagkatapos. Opo. Kasi complete nutrition, lumalakas siya. Siguro okay to sa'yo. Hindi naman tumatamis. Oo. Ensure complete. Galing kay Tita Mel. Thank you, Tita Mel. Maraming salamat sa gatas. Ayan. At ito pa, meron pa po dito. Ano rin ito guys, package ni Tita Lily Fralic. Dumating po siya last week. Kaya ito dapat ng pang Christmas pa. Kaso late nga din yung pagdating ng mga package. Para po ito kay Teacher Jackie. Thank you, Tita Lily. Wow! Dami! Coach! Ganda ng wallet, no? Wow! Shampoo! Ayun, revitalizing shampoo. Wow! Pabango! Wow, ang dami mo ng pabango kasi nung last time galing din kay Tita Maria Lewis mga pabango. Try mo nga, teacher. Ako din. Wow! Bango! Chocolate! Bango! Sarap! Fresh na fresh! Wow, huwag mo ipakita kay Maria yan, baka inumin niya. Ayan! Corn beef! Ulam na kami! Lagyan lang ng talbos.
wallet. Yan ay hot cocoa and cream. Lotion ba yan? Body cream. Wow, ang dami. Lotion ba niya siguro, no? Ayun Wow. Teacher Jackie. Ikaw. Sige nga, kung bagay kay Teacher Jackie. Ayan, ang ganda. Ba? Pero bagay lang siya, no? Sige po. Sing, sing. Sing, sing. Wow. May emerald. Wow. Kasya sa'yo. Hindi kasya. Malaki. Ang higit ng kamay ko. Ayan, malaki siya, no? Talaga, maganda. Ang ganda, no? Kailangan lang lumaki yung kamay ni Teacher Jackie. Kailangan niya kumain ng marami. Magpataba ka, Teacher Jackie. Hindi, kasi kumakain ng marami. Talagang chocolate. Thank you po. Kay Tita Lily po, thank you po sa mga binigay mo po. Blessings po. Pagpalain ka pa po ni Lord. Ang ganda ng bag, no? Ayan. Marami na akong bag. Thank you, Lord. Mga branded pa yan. Marami ka na pagpapalit-palitan. Wow! May dollar pa. Oh, maganda yan. Lucky charm mo yan. Okay, meron pa po dito. Galing din po kay Tita Lily. Ayan, damit po. Kay Jackie. Ang paswerte yan. May bilog-bilog. Ang pang New Year. Wow, ang ganda. Oh, di ba? Yay! Parang sinukat lang sa kanya. Okay. Thank you po. Pwede rin siyang pasimba. Lagyan lang ng show dito. Ganda, Teacher Jackie. Bagay sa'yo. Ayan. Meron pa dito short para sa'yo. At ito ay to Teacher Jackie. Ang ganda. Para sa pag nagta-travel ka, may jacket. Yay. Thank you po. May pampalit na pa ako sa ginagamit ko. Para mabigyan din sila Kuya Archie. Sana tumubo siya dito sa atin, no? Kasi iba yung klima sa atin, eh. Ito, boring. Minsan maulan. Ito ay ampalaya. Ilagay mo na lang sa plastic, Nanay Marina. Tapos ito ay sitaw. Meron tayo mga seeds galing pa ng Chicago kay Tita Perla. Wow! Para yung iba. Kuya Archie, gusto mo din? Magtanim ka dun sa area nyo. Ito ay red bell pepper. Mahal dito yan, pag 600 ang kilo. Ng red bell pepper. Yeah, no. Siguro ano to, sa paso ilalagay. Sa paso lang. Para hindi siya masira. Maraming salamat sa inyo, sa pagmamahal nyo sa amin. Opo, wala pong ano ma. At saka si Teacher Jackie. Maraming salamat po, Tita Pearl, at kay Tita Lily. At sa mga sponsor po na patuloy po tumutulong sa amin. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless you po. Opo. Ayan guys, maraming salamat kay Tita Mel, kay Tita Perla ng Chicago, at saka kay Tita Lily Fralit. Sa mga blessings po para kay Nanay Marie. Thank you po sa inyong patuloy na pagkalinga. Sa lahat ng mga kababayan po natin na patuloy pong nagsishare ng blessings sa mga ng ilang nating kababayan, kagaya nila Nanay Marie, naway mas mabless pa po kayo lalo para mas madami pa po tayong matulungan. At sana lahat ngayong New Year maging okay po kayo, lalo sa kalusugan mo, Nanay Marie, at matupad po yung wish nyo na magkaroon kayo ng kunting pangkabuhayan, yung tindahan dito sa bayan. Kasi sayang din yun, kasi libre ang ano, libre ang pwesto. Sana lang huwag magbago. Baka pag tumagas singilin kayo. Hindi naman. Hindi naman. Ayan, maganda yun. At least may ano na sila, may pwesto. Pang ano na lang, pang puhunan. Okay. Ayan, maraming salamat kay Tata Arturo at kay Kuya Archie sa pagsama sa mission natin. Thank you guys. Ingat tayo. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye.